Buti lang di ako nakapans. Halos hindi na makilala ang isang beauty pageant contestant na isa ring student teacher sa Mina, Iloilo. Iyan ay matapos siyang bugbugin ng suspect na kinilalang si Angelo Panes, 19 years old, at mayroon daw kapansanan sa pagsasalita at pandinig. Base sa investigasyon, habang natutulog ang biktima, pumasok si Panes sa kanyang kwarto. Bigla raw nagising ang babae at nakitang may ginagawang kalaswaan ang suspect. Pagsigaw ng biktima para humingi ng tulong, pinagsusuntok siya ni Panes. Naharap ang suspect sa patong-patong na reklamo. Facebook friends, may matinding banta si Pangulong Duterte sa mga bumabatiko sa kanya. Sususpendihin niya raw ang privilege of the writ of habeas corpus at ipaaresto ang kanyang mga kritiko oras na masagad ang kanyang pasensya. Kapag sinuspendi ng Pangulo ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus, pwedeng arestuhin ang isang tao nang walang warrant of arrest mula sa korte. Nagbanta rin ng Pangulo na magdedeklara siya ng revolutionary government. Pero sabi ng isang eksperto, wala sa konstitusyon ang revolutionary government. At sa ilalim daw ng uri ng ganitong gobyerno, otomatikong bababa ang Pangulo at papalitan siya ng pangalawang Pangulo. Kung manipis na ang PC ng Pangulo sa kanyang critics, compromise naman ang nakikita niyang pinakamabuting gawin sa issue ng China vessels na nananatiling malapit sa Pag-asa Island. Ginagawa niya raw ito para maiwasan ng gulo. Naniniwala rin ng Pangulo na hindi uukupahin ng China ang isla. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na illegal at labag sa ating sovereignty ang pananatili ng Chinese vessels malapit sa Pag-asa Island. 6 to 8 years of imprisonment ang sentensya kay dating Laguna Governor E.R. Ejercito matapos siyang hatulang guilty sa kasong graft. Kaugnay po yan sa kontratang pinasok niya noon bilang mayor ng Pagsanhan para sa insurance ng mga turista at mga bangkero sa bayan. Base po sa desisyon ng Sandigan Bayan 4th Division, bukod sa walang public bidding, wala rin daw lisensya mula sa Insurance Commission ang katransaksyon niyang kumpanya. Hinatulan ding guilty ang 5 dating konsihal at isang private individual. Pumayag ang korte na magpiansa ng tig 30,000 pesos ang mga hinatulan habang inaapilan nila ang desisyon. Tumangi silang magbigay ng pahayag. Ayon pa sa Sandigan Bayan, kasama sa parusa kay Ehersito ang habang buhay na siyang disqualified sa pagtakbo sa public office. Sabi naman ng COMELEC, hanggat hindi pa final and executory ang hatol, tuloy ang kandidatura ni Ehersito sa pagkagobernador ng Laguna ngayong Mayo. Kung sakaling manalo si Ehersito at maging pinal ang hatol, matatanggal siya sa pwesto. Top news organization naman in terms of online video viewership ang GMA News. Base po sa video measurement ng analytics firm na Tubular Labs noong 2018, over 1.2 billion views ang nakuha ng GMA News sa Facebook, 1.1 billion views naman sa YouTube at 8.1 million views sa Twitter at Instagram. At kabilang sa mga pinapanood, ang GMA News feed. Rank 17 po din ang GMA News pagdating sa news and politics media creators worldwide. Maraming salamat po, mga kapuso. And speaking of GMA News Online, malapit na ang launch ng pinakabagong weeknight online newscast ng GMA Network, ang Stand for Truth, sa April 15. Mapapanood na ang 15-minute news program na yan sa GMA News Online at GMA Public Affairs YouTube page. Pangungunahan ni award-winning broadcast journalist Atom Araulio, renowned analyst Richard Hayderian, at influential online personality Joy Spring ang Stand for Truth. Makakasama rin nila ang 10 young reporters ng show na mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kilalanin sila sa aming website. Hinahangaan naman ang 13-year-old na si
Medjin General sa Davao City, isang cancer patient na gumraduate with honors. Class valedictorian si Medjin na nasa House of Hope ng Southern Philippines Medical Center dahil sa ovarian cancer. Sa kabila ng kanyang sakit, na ipagpatuloy niya ang pag-aaral sa tulong ng Alternative Delivery Mode Program ng DepEd. Nagbunga naman ang kanyang pagsusumikap at halos kasabay ng pagiging valedictorian niya, sinabi ng doktor na cancer-free na po siya. Ikinwento ni Medjin na mahirap ang kanyang pinagdaanan pero wala raw imposible kung pagsisikapan at kung matatag ang pananalig sa Diyos. Nililang tamawalan ng paglao masalig na pasaya kasi ramay kabalugun sa itong ano sa taniya ko akun. Magampo lang sa fermenti. Tumanggi si Pangulong Duterte na ilabas ang narco list ng PIDEA na naglalaman ng mga pangalan ng celebrities na sangkot umano sa droga. Sabi ng Pangulo, hindi naman daw kasi kandidato sa eleksyon ang mga nasa listahan. Pero sabi ng isang netizen, bakit tila may VIP treatment pagdating sa mga artista? Samantalang kapag malalaking politiko, inilalabas agad. Ang isa naman, sinabing selective war on drugs ang kampanya ng gobyerno. Ipinagtanggol naman ng isa pang netizen ang desisyon ng Pangulo. Sabi niya, hayaan na lang sa PIDEA ang kaso ng mga artista. No one is above the law naman ang paniwala ng isang netizen. Sabi niya, biased ang gobyerno natin. Kayo mga kapuso, anong masasabi niyo? Feel free to comment below. At para po sa iba pang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako si Rida Reyes. Click the share button now.